ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Tapusin po natin dito ang akin talk. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. John chapter 13 verse 34. I give you a new command, sabi ni Jesus. Love one another as I have loved you. Yan na po ang ating pinaka role model sa pagmamahal natin sa kapwa. Kung paano nagmahal si Jesus, yun din po ang gagawin natin sa ating kapwa. Paano ba nagmahal si Jesus? Nagpagaling, nagpakain, nagturo, nagpatawad. Mahaba ang pasensya, lalo sa kanyang mga alagad. Nag-alay ng buhay. Nag-alay ng buhay. John chapter 15 verse 13, sabi rito, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay. Nakadilaw ho siya. Hindi po sinabing nag-alay, past tense. Ang sabi rito, present tense. Nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang ibig sabihin dito ay hindi lang magbibigay ng buhay, pero nagsaserve tayo. Nag-aalay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Kaibigan ni Jesus. Parang ano yun, kanta? That's what friends are for. Keep smiling, keep shining. Only you can always count on me. Hindi kong kumanta ngayon, no? Kaya mga kapatid, mga magulang, ang buhay punong-puno ng problema, stress, trabaho, poverty, hunger, drugs, bisyo, economic problems, global issues, political issues, ang dami nating problema. Ang sagot dyan, pinakamahalagang utos, love. Yan lang po. Love is the answer. Yan ang kasagutan sa mga problema ang nararanasan natin ngayon. Hingiin po natin sa ating Panginoon at matutuho tayong magmahal tulad ni Jesus. Matuto tayong mahal ng kapwa. Kahit mahirap, sabihin natin, kahit challenging, hingiin natin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Wala namang imposible kay Lord . Pagmamahal, yan ang hinahanap ng tao. Pagmamahal, yan ang kailangan ng pamilya natin, kaibigan natin. Kailangan sa loob ng community. Pagmamahal, yan ang kailangan ng ating bansa. Panginoon, sa sandaling ito, lumalapit kami sa iyo at hinihiling po namin, O Diyos, turuan mo po kami magmahal kung paano kang umibig sa bawat isa sa amin. Nawa ang pag-ibig na iyon ay pumarito sa aming mga puso, umusbong, lumago, at maisabuhay din po namin. Lord, pinagdarasal po namin ang mga kung sakasakaling may sama ng loob sa amin. Naway tanggapin po nila ang aming paghingi ng pasensya, patawarin kami at bigyan mo rin po kami ng lakas ng loob na makipagkasundo sa kanila bago pa kami mag-alay sa dambana. Panginoon, ganoon din po yung mga taong hindi nakakaranas ng pagmamahal. Yung mga taong empty, walang laman ng ang puso. Yung mga hiwalay, yung mga nakakaranas po ng mga pagsubok sa sandaling ito. Naway Panginoon Diyos, may dumating sa buhay nila na magpapakita ng tunay ng pagmamahal. Tunay ng pag-ibig. Pag-ibig o pagmamahal na walang hinahan na kapalit. Kundi pagmamahal na lagi nagbibigay, lagi nag-aalay. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Sa mga nakikinig sa oras na ito, punuin mo po kami ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig. Yes, Lord. Fill our hearts with love, joy, and peace. And protect us always through your mighty name, the name above every other name, Jesus, our Lord and Savior. Jesus. Maraming salamat po, O Diyos. This, Father, we pray through Christ our Lord. Amen.
sa kanyang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.